maliban sa pagiging actor, action star, legit na chef po itong si Victor Neri. Kwentuhan mo naman ako kasi kanina pinag-uusapan namin na kaya pala siya nawala sa showbiz for a while. Eh talagang nagtrabaho ka bilang isang chef. Yes, saan sir. Yan? We went to, yung una kong trabaho abroad sa finance. Oh. Ayun, no? Finance. So, sa investment, insurance. Mm. And then yung isa kong, one of my friends, paggabi, chef siya. Naging barkada ko is from Scotland. Sayo, do you know to cook? Tulungan mo kami, catering ako. So, sige, tulungan. Wala nung gumanon ako. Kasi noon, home cook lang eh. Oo, pero nung na-experience ko na yung actual professional setting. Oo, nagulat ka. Oo, nabuhayan iba, ako. Iba, iba, oo, ibang excitement. Tinuloy ko na. So, I worked, dinanan ko yung kung ano ba lang daanan. Tagapil, tagalabas ng basura, tagalinis ng brista. Tapos pinapromote ka kasi. Oo. Itong lulutuin mo, pamana pa to ni Lola. Ano ba ito? This is the, it's a very typical, you'll find this, it's the lengua tomato sauce or estofado. Estofado. This is the, everybody has a recipe. Kasi ito na yung parang mga classic family dishes. Yes. Christmas, pa birthday, or whatever. Yes. Diba? So yeah. So these are the, this is what we're going to cook today. Yeah. So wash the tongue, and then put it here, boil it. Don't throw, yung may nakita ko yung iba. Pagka-boil ng una, tinatapon. Tinatapon. Wag. Eh, yun yung first tano mo. Yeah, yun ang importante. Oo, yun yung flavor na nalang. Oo, yun yung flavor. Nasunog na, naluto na yung dugo. Yun ang pinatapon. So, you have to make very, very good stock. Stock. So, now, we're going to lightly saute. Very, very low heat. We call this, you sweat, you sweat your vegetable. Ang sosyal! Parang maraming mga tao na dream lang nila yun. Ito pa lang si Kuya Victor. Naks, Kuya Victor Kuya na lang. Victor, hindi lang magaling na ano to. Pero kasi, nagtataka lang ako ba't ka umalis kasi ang galing-galing mong artista. Hindi ba? Pero kasi nga may passion siya for cooking. So, iniwan niya muna sandali. Ngayon, you're back? I'm back with a new show with here. And yes! I'm back with GMA where I all started my TV career. Oh, no! Yeah, it's an afternoon. It's with Gene Garcia, Benjamin Alves, LJ Reyes, drama ko, and Julian San Jose. Yes, Julian San Jose. So they play the our kids, my kids. Si Benjamin plays my son, and then yun na yung mga love triangle. Yun na yung mga love triangle doon. Yeah. Pinulot ka lang sa lupa. Ako, natatandaan ko pa tong movie na to. Oh, yes, so remake. Tama, remake. Remake. Natatandaan ko pa. Tapos, kuya, meron kang catering business. Napunta tayo sa acting. Mapunta ulit tayo sa luto. Kuya, yes. May catering business ka. Meron. Bigyan mo ako number mo, ha? May bigyan ako mag-order, eh. Meron. So, we're starting, we're not operating for October. We're preparing for our Christmas menu. We changed it for November and ano. Pero, pwede lang tumawag for bookings for debut, wedding, or Christmas parties. And or, kumbaga, sa mga bahay, food orders. 5 dishes, 6 dishes, mga gano'n. Galing. Right, 2 dishes. Oh, pero ano usong-uso ngayon yung mga gano'ng catering na you order food lang. Yeah. Hindi yung the whole setup. Oh, yeah. Parang patok na patok ngayon yun sa mga, kagaya kong medyo busy mom, tapos biglang may ka-party, parang mas madali yung mag-order. Hindi ba? So gano'n, ikaw mismo yung kakausap, very hands-on ka sa catering business. Well, pag hindi ako nagtataping, may secretary. Meron akong I have an executive sous chef. Ah, okay. Who's going to apply na lahat ng tinuro ko. Ah, okay. Now we're going to sweat the yung chorizo, idagdag na natin. Yeah. Idagdag na natin yan. Then some people do this during the boiling, but I like putting the paprika during the sweating. I love paprika. It's just an under my hands. Tsaka may sweetness si paprika. Yeah, it's one of the nicest peppers. Mm. Meron pa niyan parang smoked. Yeah, yeah. May smoked flavor. Yeah, masarap. Masarap. You can get it in Mediterranean. Oo. Gustong-gusto ko rin yun. Masarap siya for anything that has tomato. Yeah. Kasi ako, hindi naman ako marunong magano. Tinitimpla ko na lang sa panlasa. Yun naman talaga. Yun din naman talaga. Ang panlasa. Yung mga recipe na exact, that's the restaurants do it because you have to be precise. Precise, oo. Kasi dapat isa lang yung taste. Order, isa lang ang taste. Tsaka isa lang dapat yung taste. Pero sa bahay din, eventually, masasanay ka sa 1 gram. Alam mo na eh. Alam mo na. Basta pag sinabing pinch, 3 fingers. Pinch of salt, 3 fingers natin. 3 fingers.
Oo ha, may natutunan tayo mga kapitbahay. Ayan. Tapos, yan. So now, yung ilalagay ko na sa plate. Ah, plating tapos na agad! Na tapos na siya. And then yung huli-huli, itong tatlo. This is the preference. Ako gusto ko may olives. Ay, ako rin. Oh, so, pwede ka nga bumili ng olives nung meron na yung feta sa loob, feta cheese sa loob. Ah, oo! Oh, uli ka na mga ate. Ay, ako, magpapaandar ako. Magpaandar ka ba rin? Oh! Alam ka naman silang dalawa lang ako din. Sige na nga. Fruitcake ha, pero hindi na gamit ng oven. Rice cooker. Wow. Ay, susha. Oh, di ba? Oh, di ba? Eh, sa pagbabalikan, titikman din natin tong paandar ni Kuya. Ay, Kuya Victor. Sa pagbabalik na...